and welcome back to my channel. For today's video, gagawa ako ng Korean glass makeup look. So, ayan. Sobrang basic lang nito, guys. And wala masyado akong ginamit na product. As in, konti lang. Wala akong eye product na ginamit dito. Dahil nga, di ba, mostly ng mga Koreans, preferred nila talaga na mas nagfo-focus talaga sila sa skin lang nila, as in yung dewy look lang, healthy look lang. And ang mga Koreans, di ba, hindi naman talaga sila mahilig sa mga highlighters. So, itong makeup look na gagawin ko is dewy lang, yung fresh and parang natural Korean glass skin lang. And wala akong ginamit na highlighter dito, guys. And eyeshadow and contour. So, ayun, dahil hindi naman nga mahilig yung mga Koreans sa mga ganon. So, nag-concentrate lang ako dito sa skin ko lang talaga. Ayan, yung fresh and dewiness lang talaga yung nag-finocus ko dito. So, ayan, kung gusto nyo malaman kung paano ko na-achieve yung Korean glass makeup na to, please keep on watching. So, okay, mag-start na ako. Una kong ginagawa is, gamit lang ako nitong aloe soothing sun cream. So, importante na mag-sunscreen muna tayo bago ako mag-start sa aking makeup. So, ito gagamitin ko is from COSRX. Meron siyang SPF 50. So, ayan yung itsura niya. So, kukuha lang ako ng konti. As in, super konti lang. Ayan. Guys, ito yung pinaka-foundation. Ito yung pinaka-importante kapag gusto nating maka-achieve talaga ng mga Korean glass look. Simula talaga tayo sa pinaka foundation ng mukha natin, yung pinaka base, which is ito nga, yung pag-moisturize ng skin natin at paglalagay ng sunblock. Yung sunblock na ginamit ko is maganda talaga siya, guys, pang kung gusto mong maka-achieve ng mga dewy look, itong COSRX na soothing cream na to. Hindi ko yun masyado ginagamit kasi dinitipid ko siya kasi medyo mahal siya. So, ayun, kapag gusto kong maka-achieve ng mga medyo dewy look, dun ko lang siya talaga ginagamit. And, ayun nga, actually, hindi rin naman ako madalas mag-dewy look na makeup. So, ayun, next, after kong maglagay ng sunblock or ito nga yung moisturizer na sunblock na to, is this one. Gagamit ako nito. Itong cushion from the Face Shop. Ito yung itsura niya. Ito, guys, matagal na to sa akin. Ayan siya. Ayan yung itsura ng cushion na yan. Actually, guys, kung talagang mahilig kayo sa mga dewy look, cushion lang talaga yung pinaka hanapin ninyong product. Kasi kahit hindi kayo mag-BB cream, or actually kahit hindi rin kayo mag- moisturizer, ito talaga yung nakakapagpa-Korean glow eh. Yung cushion. So, ayan. Maganda tong cushion na to from the Face Shop. Hindi na ako maglalagay ng BB cream yun nga. Gaya nga na sinabi ko sa inyo, guys. As in, ito lang. Nalagay ako dito sa ilalim ng eyes ko. Kasi meron na tong coverage, guys. Kahit hindi kayo nakaka-cover siya ng mga redness. Hindi nga lang sobrang full coverage yung nagagawa niya, pero at least may coverage. Pero magagawa naman natin yun ng paraan kasi magkukonsider rin naman tayo mamaya. Cover ko lang din yung part dito sa ilong mo kasi medyo meron akong pinkot mark dyan. And may dewy effect talaga itong cushion na to. Mangingintab talaga yung mukha mo, bes. Ayan, nakikita nyo ba? Diba ang dewy na ng itsura niya? Ang dewy ng effect niya? Ayan, magdadagdag lang ako sa mga part na may mga dark spot dito sa ilalim ng mata ko. Guys, ayan o, meron talaga siyang dewy effect. Di pa ako nakatry ng iba
And hindi ko to palaging ginagamit, guys, kasi nga sa weather natin dito sa Pilipinas, hindi naman kagaya sa mga Koreans na talagang cushion yung favorite nilang gamitin kasi sa bansa nila malamig, 'di ba? So perfect na perfect yung paggamit ng cushion. Ako ginagamit ko lang to. Actually ginagamit ko lang to noon nung nag-work pa ako kasi nasa office lang naman and laging naka-aircon. Pero ngayon, napakadalang ko na siyang gamitin. As in, nung last time na nagpunta kami sa Baguio, gusto ko siyang gamitin. Dinala ko siya, kaya lang hindi ko rin siya nagamit kasi nga kapag magtutour ka sa Baguio, medyo mainit na rin naman yung weather doon kapag tanghali. Sa gabi, pwede mo siyang gamitin kasi malamig talaga. Pero kapag tanghaling tapat sa Baguio, ang init na rin naman, ang sikat na rin ng araw. Kaya hindi ko rin siya nagamit. So, next naman na gagawin ko is magkikilay lang ako. Gagamitin ko is itong from Etude House na drawing eyebrow nila. Yung shade ko dito is color black lang. So, ayan siya. Sabog talaga yung kilay ko. Wala talaga akong buhok sa part na yan. Actually, guys, yung kilay ko noon is hindi naman talaga ganyan yung itsura. Makapal-kapal yung kilay ko dati. Pero, nung nasimulan na siyang i-shave, nagkaganyan na. Sumabog-sabog na, tsaka namipis na. Kaya, huwag niyo tutularan yun. So, ayan. Very, very soft and light lang. Usually, wala silang arch kung gumawa ng kilay. As in, straight lang na ganun. So, ganun rin ang din yung gagawin ko. I-fill in ko lang yung... Na-fill in ko lang yung brows ko. And then, pa-brush ko lang siya. Para very, very soft lang yung itsura. Talaga may pokmat ako dito. So, huwag nyo nalang pansinin. And then, tapos na ako maglagay ng kilay. After ko sa kilay, is magko-concealer lang ako. So, ayun, gagamitin ko lang itong favorite ko from L'Oreal, yung Instant Age Rewind na concealer. Since walang coverage yung cushion na ginamit ko kanina, tatapan ko lang yung mga pimple scars ko para hindi halata. And then yung fingers ko lang din yung gagamitin ko. Dab-dab lang din para naman hindi masyadong makalat. After ko mag-conceal ng mga dark pimple marks, dark pimple, red pimple, after ko mag-conceal ng mga pimple marks ko, magpo-proceed na ako with the curler. Magka-curl lang ako ng lashes. So, ayun, hindi na ako maglalagay ng eyeshadow, guys, dahil hindi naman talaga nagko-concentrate doon yung mga Koreans, diba? Hindi sila gaanong mahilig eyeshadow. Kung nag-eyeshadow man sila, usually mga warm colors lang ang ginagamit nila. And mahilig sila sa mga orange tones, sa mga peach, ganyan. Diyan natin nakuha sa kanila yung mga mahilig sa mga peach.
dun sa pinaka-base ko, yung sa skin lang mismo. And then, ayun, medyo may dewy effect and medyo may lagkit yung cushion. So, ang gagawin ko is gagamit lang ako nitong Oil Clear Smooth and Bright Pack from Face Shop din. Meron tong SPF 30 PA Plus Plus. Ayan siya. Ganyan yung itsura niya. Gagamit lang din ako ng brush. And then, maglalagay lang ako ng sobrang konti lang sa part na dito sa ilalim ng mata. Para lang mawala yung shiny at saka matakpan yung ano, mabake ng konti yung mga concealer na nilagay ko dyan. And dito lang. Sobrang light lang yung powder na ilalagay ko. Matakpan yung dewiness. Kasi, yun yung gusto nating i-achieve kapag Korean makeup, di ba? Yung dewy. So, ayan. Very, very light powder lang. And then, after ko mag-powder is, maglalagay na ako nito, lip tint from Face Shop din. Sobrang konti niya na guys, as in, paubos na siya. Matagal na kasi yan sa akin. So, gagawa lang din ako ng gradient lips. Para mag-regent yung pinaka-lip tint. Para very, very light lang yung effect niya. Dito sa bandang part na to is, ayan o, parang regent lang siya. Then yung loob lang yung medyo may kulay. And then for the blush, ito lang din yung gagamitin ko, yung lip tint na to. Bango nito. Sobrang taga na nito sa akin, guys. So, konting-konti lang. Para very natural lang. Actually, sa camera halos hindi siya makita na may blush ako, pero sa personal, merong very, very light effect. And then, last, nagamit lang ako ng mist. Ito yung favorite ko, mist from Beauty, ano ba to? From Beauty Bakery, itong witch hazel nila.
So ito isa rin to sa mga reasons para talagang lumabas yung dewy effect and glow ng mukha natin kapag gagawa tayo ng mga Korean look, ng mga dewy effect, ng mga makeup look. So ayun, kailangan may mist tayo. So ayun, kahit anong mist naman, pwede nyo gamitin. Yung iba, favorite nilang gamitin yung aloe vera na mist. Pero hindi kasi ako hiyang sa aloe vera. Nagbe-breakout ako sa aloe vera. So, ayun. Yung iba naman, kumukuha lang ng water. Tapos nilalagay nilang nila sa spray. Tapos yun, isi-spray na nila sa mukha nila. Ayun, fresh naman na. Pero ako kasi, hiyang ako dito sa witch hazel na ginagamit. Masyadong na-hide yung aking mga... Meron kasi akong parang mga pekas ng konti. As in, dito. Mga maliliit na part. And then, yung scar na nakuha ko nung nagpatanggal ako ng mga warts ko. Meron akong mga warts na maliliit sa mukha ko dati. And hanggang ngayon, meron pa rin akong maliliit na mga scars. And medyo may itim sila. So, ayan. Hindi totally smooth. White na white, ganon. Pero, yung dewiness, andyan siya.